mag-upgrade tayo ng memory ng HP All-in-One Desktop. Samahan nyo ako at ipapakita ko sa inyo kung paano ang pag-disassemble nito. Ang exact model pala ng desktop na ito ay HP All-in-One 23Q170D. 23 inches po ito at touchscreen. Umpisahan natin ang disassembly sa pamamagitan ng pagtanggal ng lock dito sa likod para ma-access natin yung screws ng ating desktop stand. Next, kailangan natin matanggal itong apat na screw na ito. Iilawan natin para makita ninyo. Itong apat na ito, kailangan natin ma-remove para matanggal natin yung stand mismo. After natin na matanggal yung stand, ang susunod na tatanggalin naman natin ay yung back cover. Tatanggalin lang natin ang dalawang rubber dito para ma-reveal ang mga screws na nakakabit rito. Gagamit lang tayo ng Phillips screwdriver at iikot lang natin pa counterclockwise. Kunting pihit lang hanggang sa makarinig tayo ng click. Aangat lang ng konti ang ating cover at yun din ang gagawin natin dito sa kabila. Ganyan lang ang gagawin natin, hindi natin kailangan tanggalin yung screw. At saka natin siya sikwatin ng spudger. Sikwatin lang natin siya paikot hanggang sa maiangat na natin yung buong back cover. Tanggalin lang natin itong cable na nakakonect sa ating DVD-ROM para maihiwalay natin muna pansamantala yung back cover. Kailangan natin buksan ang part na ito para ma-access natin ang memory slot. Ito ang ating memory slot. Mayroon pa tayong bakanting isa para sa ating upgrade. Ito yung speaker. Nandito yung hard disk. At dito naman yung DVD-ROM. Ito ang ating DVD-ROM at dahil hindi na siya uso ngayon at plano natin mag-upgrade ng SSD, gagamit tayo ng KDE adapter para sa SSD or HDD na 2.5 inches. At ang pwedeng mga SSD rito ay ang may mga SATA connection na SSD. Pero dahil hindi pa dumadating yung ating order, kaya hindi pa natin makakabit ngayon.
Ngayon, ikakabit lang natin ang ating additional memory upgrade. Ngayon, ibabalik lang natin yung back cover at tapos na tayo. Hindi na natin kailangang pihitin yung screw dito sa baba dahil once na tinulak natin ang back cover, kusang kakapit yung lock nito sa loob. Ayan, tapos na tayo. Sana'y nakatulong sa iyo ang video na ito. Maraming salamat sa panonood at pakisubscribe na lang sa aking channel. Maraming salamat.